ako po yung anak ko. Halos hindi ko na po siya makilala. Hingi po ako sa inyo ng tulong para sa anak ko. Kahit man lang pambili po ng gamot. Hindi na alam ni Maricel kung saan pa dudukot ng pampagamot sa anak na lubhang nasugatan kasunod ng pagguho ng bahay ng kanilang pinag-eekstrahan bilang construction worker noong Sabado ng madaling araw. Sa cellphone video ng isang residente, inabot na ng liwanag ang pagtanggal ng malaking tipak ng bato na dumagan at pumatay sa isa pang construction worker na si Eliazar Talarion. Nakaburol ngayon si Talarion sa barangay. Ayon sa asawa niya, nagkausap pa sila bago mangyari ang aksidente. Sabi ko sa kanya, kung pagod ka na, itigil mo na, pwede naman bukas yun. Sabi niya, hindi tatapusin ko na lang, sandali na lang yun. Ilang minuto lang, 15 minutos, 20 minutos, biglang namatay yung kuryente namin. Tapos, biglang may bumagsak, ang sobrang lakas, yumanig eh, buong paligid. Lumalabas sa investigasyon ng pulis na walang building permit ang ginagawang bahay na katabi ng creek at mali pa ang pagkakatayo ng pundasyon nito. Bumigay po ito dahil hindi na kayang dalahin, no? Yung load ng bigat ng bahay, lalo na't may ginagawa pa silang bagong struktura uli dun sa second floor. Marurupok sir na mga materials ang ginamit. Dagdag ni Mepanya, nangyari ang insidente ng hating gabi. Posible anyang ganitong oras sila gumagawa para hindi mapansin at masita. Sa ngayon, tinutuntun pa ng pulisya ang may-ari ng bahay na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries. Ang malinaw ayon sa mga pulis, hindi ligtas manirahan sa lugar. Since creek yun sir, pwedeng malambot yung lupa. Pwedeng mag-erode yung lupa, no? Dahil doon sa maaring patuloy na pag-ulan, pagbaha. So delikado talaga. Batid naman ng mga residente ang peligro sa kanilang lugar ngayon, lalo't naglitawan umano ang mga bitak sa kanilang mga bahay. Pero wala silang balak umalis. Nandito na po yung pinaghahanap po yan ng pamilya namin. Eh kung sa halos bundok na kami itapon, ano pong magiging buhay namin doon? Ang panawagan nila, maiayos ang daanang nadamay sa pagguho ng bahay. Sa ngayon kasi, plywood na muna ang inilatag na daan sa gilid ng creek at walang kasiguraduhan kung kakayanin nito ang bigat ng mga taong mayat mayay dumadaan dito. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.